Magsitayo po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakman. Magsinawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailuman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakman. Magsinawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailuman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ginugunita natin ngayon si Santo Tomas de Aquino, isa sa mga pinakadalubhasang manunulat at pantas ng ating simbahan. Sa kanyang pagninilay-nilay sa misteryo ng buhay at sa misteryo ng Diyos, binibigyan tayo ng pag-unawa sa kung paano natin o paano tayo mamumuhay. At sa ating mabuting balita ngayon, paalala sa atin bilang bahagi ng ating karanasan na sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng ating mga pinagdaraanan, ang hinihingi sa atin ay tiwala at pananampalataya sa ating poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mahawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat
hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y naninirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama ni Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig ng Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalaala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit, ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiyan ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Ngayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo po ang lahat. Oh, Alleluia, oh, Alleluia, oh, Alleluia. Hallelujah, oh, Hallelujah.
akin ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malalakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka!" Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Buo ba ang pagtitiwala natin sa ating Poong Jesus Nazareno? Sa ating pong mabuting balita, nakita po natin ang kapangyarihan ng ating Poong Jesus Nazareno. No? Patawid sila, sakay-sakay ang bangka, subalit nadaanan ng matinding unos. No? At sa paglalarawan pa lang sa mabuting balita, wala naman tayong, o hindi naman natin maitatanggi na nakakatakot naman talaga yung sitwasyon. Nasa gitna ka ng tubigan. Tapos nakabangka ka, magkakaroon ng napakalaking unos, malakas ang hampas ng hangin, matindi ang pag-ulan, parang lulubog na. Eh tayo nga dito sa Maynila, no? Magkaroon ng ganitong panahon, eh, nag-aakyat na tayo ng gamit kung may second floor. O inilalagay na yung mga nasa sahig, paangat sa mga lamesa. Kasi alam natin, babaha na. Eh paano pa kaya sa isang bangka? Subalit, medyo nakakatawa yung paglalarawan kasi lahat ito nangyayari, subalit si Jesus ay tulog pa. Pero nung siya ay ginising, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga puwersang ito. Isang paalala ng kanyang kapangyarihan. At ito pong bahagi ito ng mabuting balita ay para ring buhay natin. Naglalakbay tayo sa buhay na para bang isang bangkang tatawid mula sa ating pinagmulan dito hanggang sa kaganapan ng buhay. Hindi lang yung mga pangarap natin ng mabuting pamumuhay, hindi lang yung pagtupad ng mga inaasahan nating mangyari, pero yung kaganapan ng buhay na kung saan tayo'y namumuhay sa kabutihan,
namumuhay sa pagmamalasakit, namumuhay ng may pag-asa sa Diyos na ating magiging kaisa, lampas pa sa buhay na ito. Pero hindi maiiwasan ang problema, hindi maiiwasan ang mga pinagdaraanan, hindi maiiwasan lalong-lalo na ang mga sandali na parabang natutulog pa ang Diyos. Parang si Jesus, masarap ang tulog, pero tayo aligagana dahil hindi natin alam kung ano yung gagawin natin sa ating mga problema, no? Sa nakukuha ng pera para sa pambayad ng bahay at kuryente, anong gagawin ko para makapag-trabaho ako? Paano ko bubuhayin yung pamilya ko? Kailan ako makakalagpas sa mga pinagdaraanan kong ito? Mga iba't ibang klase ng unos sa ating buhay. Pero sa kabila ng lahat, nandiyan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. May kapangyarihan higit sa lahat. At ang tinatawag lang po sa atin ay yung magtiwala sa Kanya. Gawin ng nararapat. Magkaroon ng pasensya. Magkaroon ng pagpupursige sa kung ano man ang kaya nating gawin. At sa lahat ng ito, magtiwala sa Kanya. Sapagkat higit pa siya sa lahat ng pinagdaraanan natin. Higit pa ang kapangyarihan niya sa lahat ng maaaring makapagpababa sa atin. At sa mga bagay na nakakapagpabitaw, nakakapagpawala ng pag-asa. Ito rin ganitong pananampalataya na may pagtitiwala ang siyang itinuturo ni Santo Tomas de Aquino. Isang dalubhasa, napakagaling na paring Dominikano. Binigyan ng pagpapaliwanag mula sa pananampalataya ang lahat ng may kinalaman sa ating buhay. Subalit sa huli, alam niya na ang lahat ng kanyang isinulat ay wala kumpara sa katotohanan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos na hindi natin buong mauunawaan, hindi natin matatalos. At ang kailangan, pananampalataya at pagtanggap sa Kanya sa ating buhay. Yun din po ang hingin natin sa pagpapatuloy ng banal na misa. Kung meron man tayo mga pinagdaraanan ngayon, hingin natin ang biyaya na sana kayanin pa rin nating magtiwala at maniwala sa Diyos. At sa pagsisimula ng araw na ito, tanungin natin, ano ba yung mga bagay na pinagdaraanan natin ngayon na kailangan din nating ipagkatiwala sa Kanya nang hindi nawawala yung ating pagpupursigi, patuloy na pagninilay, patuloy na pananalangin. Santo Tomas de Aquino, ipanalangin mo po kami. Pagsitayuan po ang lahat. Sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan. Panginoon, pahupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alo ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan.
Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, nawa'y makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na patuloy na nagiging tapat at nagtitiwala sa Diyos sa kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhang dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Maghihanto sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabuti. Sag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas de Aquino ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni Santo Tomas de Aquino, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari or lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Bago ka pa man isilang, inibig na kita. Bawat sandali ng iyong buhay, kinagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan, na ako ang may dahilan. Dinidinig kita, karamay sa iyong pag-iisa. Sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapigatingan, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa, ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong
pananalig. Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin kita'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na protection laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng iyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay Santo Tomas ng iyong paglingap na maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago pa ang huling pagbabasbas, paalala lamang po, dalawang bagay lamang. Una, kapag po tayo'y nagdiriwang ng mga sakramento, nagdarasal at nagdedebosyon sa loob at sa paligid ng simbahan, mangyari lamang po na isuot ng maayos ang inyong mga face mask. No, siguraduhin pong natatakpan ng ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan, no? Ikalawa po, no, nasa pandemya pa rin tayo, kaya po yung ating pagtanggap ng katawan ni Kristo ay sa pamamagitan ng kamay, no? So hindi pa po muna natin except lang, pwera lamang kung may mga ibang sitwasyon na ang atin po munang pangungumunyon ay tinatanggap sa kamay, no? Pakiusap din lamang po, ito po ay sundin natin at kung maaari, bago po tumanggap ng komunyon ay mag-alcohol po muna o sanitizer, no? Para naman po malinis yung kamay natin, no? Na hindi tayo matatakot na pagkatanggap sa kamay, susubo natin sa ating mga bibig ang katawan ni Kristo. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating
pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala naming mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Magsiupo muna ang lahat. Mari.